Bilis ah. Beer agad. Smirnoff ba yan? Beer na beer. Oh, wow. Mm. Bagong packaging. Bago yung packaging niya, branding niya. Okay. Ganda. Ganda ng place ha. May kambing sila. Ano tayo? Punong lumiwanag kasi ang ganda ng farm niyo. Gusto nyo makita yung ibang bahay? Grabe! Sabi ko nga, tumigil ka. Bukas, may shooting nyo. Wala pa kasi, pinapagawa ko pa lang yung mga street light. Alin nga sa iyo doon yung sa KidCat? Ano yung kulay sa inyo? Yung blackout po. Oh yeah, pumunta rin kami doon kanina. Simula po, pandemic din. Oh my God. Pero ito pong farm, acquired na ng mother ko 20 years ago po po. Siya pang nagtanim ng mga mahogany. Ah, okay. Fish pond to? Opo. Ganun naman, Miss Barbie. Yan po yung hilig niya. Niya lang? Oo. Ako, medyo may hilig na din po. Pero, aparas po kami na gano yung sa restaurant, sa catering. Tapos dito po. Ah, may catering din. Ako, busy niyo. Grabe. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Tsaka malamig, no? Or umulan? Malamig talaga dito. Pag ano po talaga? Pag bare month na. Malamig. Na. How nice. Amazing. Di marami kayong booking. Ang ganda talaga. Medyo, ito po, ginawa medyo namin rin. Nung napapabook na yung Black House. So, kung pandemic, di bago-bago pa? Ako, pandemic po yung Black House. August 2020 okay. Yung nagawa. Mm-hmm. Tapos, 2021 po, nabubook na kasi yung Black House. Kaya ito na yung pinagawa namin. Tapos nakita nung friend namin, nagtanong siya, pwede mo mag-prenup? Hindi, sige, prenup. Tapos sunod-sunod na po yung prenup. So may mga events naman. Na, oo, Miss Barbie, tama yun. May pool po tayo dyan, mama, para swimming pool naman tayo. Oo nga grabe. Oh my gosh. Ganda? Yeah. Magandahan kayo ah. Iba-iba lang pong ano, iba-ibang team. Parang talaga siya. Mm-mm. Yung mga ibang bahay lang naman yung ano. Yan pong white windmill house, parang country style naman. Mm-mm. Yung White Hat Villa, Bali. Balinese. Bali? Oh my. Ito yung minigrilingtong phone ko. Hindi, ang busy mo din. O pag mag-weekend na ganyan, mag-Christmas, marami kayong tanggap. Mm-mm. Visitors. Pag per month na po. Mm-mm. Dami na. Kasi yung mga Christmas party, mga yearly party. Ilang hektarya to? Ang ganda. Ano po? 3.5? Ang malaki din. Bukas so, po, makikita nyo dyan, may resort. Yeah, so yung 3.5 din, nabuo nyo na? O meron pang natirang hindi pa nade-develop? Halos na-develop naman na po lahat. Okay. Kasi yung etong kabila po, 2 hectares, eto 1.5. Na-develop na to. Mm-mm. Pati yung kabila. What's that? Ano yung medyo may ilaw doon? Nandiyan po yung livestock ni Makoy. Nandiyan yung mga alaga niyan. Makikita natin yan bukas. Mm-hmm. Here, meron kang room eto na ano. Eto po talaga, parang bahay na din namin sana. Yeah, kasi dapat yun, meron ka man lang na para sa'yo. Kaso yun na lang nga po, yun na-start na siya mabook, tapos nagtayo pa dyan ng pool. Oo. So parang naging resort na siya. At least may pinagkakitaan, no? Ang galing. Gusto ko nang lumiwanag. Iba't ibang team siya, no? Sunrise dito na. Anong fish ang meron dito? Tilapia? Tilapia po, dun sa kabila, hito. Okay. Nice naman. Yan naman po yung mga Makoy. Mm-mm. Room po, tapos family room lang. Dito kami yung nandidaddy sa baba, ano? Aha. Itong hagdanan. Oh, cute, may sala-sala. So, dito kayo. Ano naman? Ah, bintana. So, pwedeng barkada. Ah, naka-aircon pa, ha? Abot naman na po dito ang kuryente kasi mahina.
Mm-hmm. Sa credit card po talaga, wala. May sarili din po siyang... May CR din. Maliit na CR. Mini. Mm-hmm. Walang ba naka-aircon din? Ayan po yung ano. Ganda. Ang ganda, no? Sinong nag-decide ng mga i-design? Sa interior po si Makoy. Okay. Pag, yung sa layout, ako na po yan. Pag layout. Ah, layout sa'yo. Mm-hmm. Pero interior po siya. Kahit sa Black House siya, nag-interior na. O, halos pare-pareho nga sila ng interior dun sa KidCat, eh, no? Ito po, galing sa KidCat, yung bato. Ah, talaga? Oh. Dito naman po kami nag-anyan, pag mag-dina, ihaw-ihaw. Yeah. Grabe. Tsaka ang organized lahat, no? Si Sir daw ang interior. Say mo. Malamig-lamig yun, no? Opo. Lalo naman pag December, so super lamig po dito. Kaya may bonfire po kami doon. Yeah. Kasi minsan din, after mag-swim. Ang daming pera ni Sir. Wala. Kasi Barbie, mahirap pag-develop ng ganito, no? Ano lang naman po, konti-konti din hindi yung biglaan. Ito nga po, pagpagawa namin, pagpa-riprap. Dati po, wala yan. Mm-mm. Kasi kulang budget namin. Mm-mm. Nung August, pinagawa na namin. Mm-mm. Wow, puno na siya. Maraming buping. The farmhouse. So, anong oras kang mag-start tomorrow? Kape, Ate Mitch. Anong oras tayo buka? Ate Mitch. Tuit, anong oras daw? Upo kayo. Kayo po. Pwede na, pwede na, ano? Ay, pamunas daw, Ate Mitch. Si yung mother ko po, maaga yung pumupunta dito, mga 7. Mm-hmm. Nandito na yun. Mm-hmm. Basta kasama si mami sa interview. Oh, si mami na lang po siguro yung ano. Sa buong farm. Mm-hmm. Buong farm. Sa farmhouse. Yan, si. Yan, dalawa. Oo, okay, sama ka naman. Sama ka. Sama tayong dalawa. Huwag na ako mag-solo. Kasi siya po talaga mahilig sa farm. Ay, mahilig sa mga livestock, ganun, sa agri. Ilan ang tao mo dito, sir? Ano, sa livestock, ilan ba tao? Saan madami din. Ngayon po, nagpapakabit ng ano, mga solar lights. Papaikutan lahat ng ano, parang lenderos. Para maliwanag. Potan-lotan din po kasi pag ano, minsan hindi ka naman makagalaw kasi meron na budget. Minsan wala naman budget. Ang may ano dito, yung maintenance din na sir, no? Opo. Yan, no? Malakas sa gas. Eh, lalo na po pag iba-iba yung gumagamit. Diba kasi for rent, yeah. Iba-iba yung maintenance. Lalo na po doon sa si Roma. Grabe maintenance doon. Mas ano daw? Anong mas maraming gas? Sa ano po? Halos nagsasabay-sabay naman po. Pero parang mas madami doon. Oo. Mas madami doon. Talaga. Dito po more on prenup. Wedding. Mm-hmm. Mga event. May pavilion po kami doon. Tapos mga event. Good for ilang tao naman ang na-accept na. 250. Dami din. Pwede lang. Kung nightlife naman doon. Uy. Pinga na lang ba? Basta pagka pabikol ka, sir. Lagi mo lang akong inisip. Tsaka mga 2 nights po kayo dito dapat. Para kasi soon. Marami ka dito pwedeng i-ano talaga. Yung bakasyon naman muna. Bakasyon. Marami po. Parang bakasyon na nga rin itong trabaho niya eh. Tapos sunod na balik mo, medyo maganda na yung ano kasi mga ilaw na. The garden beds ko na yung lahat. Ay, mga taniman na. Kasi yung mga camping kasi nakaano lang, ang gagawin ko, kaya pinabakodan ko, nakagala na lang sila. Ah. Minsan buwan na naman ako niyan, wala. Mm-hmm. Katulad ngayon, mga January, si Roma naman yung papayos ko. Ipapasemento ko na yung ano? Yung deck. Yung deck, di ba? Nakita mo, ano natin, nalalaan niyo po ba yun? Kawayan? Ano, sa KidCat? Yeah. Sa harapan? Oo. Dati naman, lahat naman kami nakakawayan na viewing deck. Bilis masira. Maganda semento na. Ito yung mga pinagawa ko naman dito. Oo nga, sir. Para hindi ka na sir, dalandan shoes. Poste na talaga. Sila pa atin. Semento na para, kumbaga. Hiling mo talagang magluto. Parehas po kami. Oo. Pero ngayon po, gawa na lang kami ng mga recipe. Okay. Mga HRM. Tama ba? Food service. Tapos nag-culinary po kami. Sarili yung concoction to. I suppose.
Alin po? Ito ang sarili opo. Niya. Galing po yan dito. Madaming dalandan. May lemon din po dyan. Anong ginamit mo? Eh, dapat nilagyan mo ng basil. Anong sugar niyo dito? Brown sugar. Sarap. Bukas naman, Ate Mitch, itimpla mo sa kanila yung lemon basil, no? Ang sarap i-offer din ito sa ano, Miss Barbie, no? Sa mga guests. Guest, opo. Usually po, welcome drink. Kaya, pero, paubos na yung dalandan. Yun lang. May season ng dalandan. Pero parang dalandan? Hindi naman naubos, no? May season ba ang dalandan? Meron. Pero parang, lagi naman po kami nakadalandan. Hindi ang dalandan hanggang December pa. Oo, kasagsagan yan eh. Kasi ginagamit okay. Na for New Year yan. Mga bilog-bilog. Ganun. Kaya alam ko nga, December yan. Mangga po, madami kami mangga ngayon. Ito dati po, Indian puros mangga, tapos dalandan. Gimaras. Yung sarap ang mangga ng gimaras ah. Tapos, pinawasan. Nagbagyo po. Dati po, mango plantation talaga to. Tapos, nagbagyo na. Nabuwal. Nabuwal yung mga mangga. Pero may mga natira pa naman pong mga mangga dyan. Tapos, hindi na namin siya pinaputol. Kaya yung ano namin dyan, yung resort, may mga manggang kalat-kalat. Okay din yan. Pati yung mga dalandan po, may mga dalandan din. Yung mother ko naman po, mahilig din sa tanim. Nagkasundo sila ni Mahoy. Yung muna ko dito inalagaan mga ano, native peaks. Mapagala lang ito na. Nakita niyo po sa Black House yung Black Pig? Oo, oh, si Isa. Si Isa. Tinawag niya na Isa. Kala ko sinong hinahanap nila kanina eh. Kala ng tiger. Oo, oh, totoo. Sabi naman ito. Yung pala yung Black Pero alam niya yung name niya. Ang cute. Ang cute nga si po. Tapos kukuha ko dito ng dalawang female. Dadalhin naman namin doon. Para magbuntis sila doon. Oo. Si Isaac, siyempre yung lalaki yun. Ang name pala ng Isaac. Opo. Tapos, pagka nanganak sila, yun ang pangkonsumo namin. Kaso pag pinangalanan na, wala na. Hindi, yung dalawa talaga, papangalanan pa rin yun. Kasi parang bida-bida sila doon. Yung mga anak nila, yun ang mga pangkatay. Kasi matagal naman yun bago matagal sila mag-breed, mga 5 years. Ganun. Yung mga ano po, yung mga siniserve namin sa restaurant, mga kambing, pato, yun. Dito po galing. Dito na ang kinakata. Galing, no? Bukas po, makita nyo mga kambing dyan. Pakalat ka na. Sila, Randy, magkakasama kami sa Thailand. Ah, okay. Yung farm tour. Magkakasama kami doon. Kung nga sabi nga sa akin ni Justin, bisita daw sila, ano, Sir Buddy yan. Sabi ko sila, Sir Buddy. Pag may mga ganun, Miss Party, sama ka. Ipupunta rin kami ng ibang bansa. Ay, mga agri. Sige po. Samahan ko. Mag-enjoy ka, promise. By next year kami tatravel. Ano, pang benchmark mo rin. Yeah. Sa ano dito. Mo. Dami ka rin mapupulot na Vietnam ideas. Vietnam din yung pupuntahan next year. Tapos next year po sa Vietnam naman. Next January po. Oo, kaya sumama sa Randy. Upunta na tayo. January daw sa Vietnam. Sabi bibili nga ako kay Randy ng mga colony. Kasi group, para may mga pollinator ako. Oh. Kada isang ganun na garden, siguro maglalagay ako ng pang mga ilang grabe colony. Dun. Pag-aaralan ka din. Madami na rin yung colony. Ikaw po nga mahilig ka rin sa agri. Hindi. I am not. Well, na ano Ella eh. Sometimes kailangan sumabay sa, kailangan mabuhay din. Siyempre, may business side din, diba? So, yun. Ano, ito na lang recent, sir. Nagtanim ako ng ano, tong-tong alugbati. Nabuhay. Ano po yung alugbati? Alugbati. Yung mga herbal plant yun, diba? Parang basil ang amoy niya ata eh. Yeah. Slimy vegetable nilalagay sa munggo yan. Parang saluyot. Ah, baka saluyot. Red, and parang, green of that. May color na gano'n. Texture niya parang saluyot, gano'n. Sabi ko, magtanim nga ako, sabi ko, yung madali, kasi para ma-appreciate ko agad. Mm. Totoo nga. Oh, wow. Tapos ngayon may green na. Sa naman si Barbie, ano. Magtatanim din daw siya, yung madali lang itanim nga. Yeah. Para, kumbaga, eh, kaso naman yung pinatanim niya sa akin, ma'am, cilantro, ang hirap buhay ng cilantro. So, 2 weeks na ako naghahantay na may magsuwala. Ako yung mga cilantro ko dito, pinabayaan galing sa bahay, doon ako nagpupunla dati. Dinala ako dito, dinagay ko doon sa maliit na parang greenhouse. Oh, siguro mga after 2 weeks, pinuntahan ko, dami na, ganito na oh.
Inarbest ko. Talaga. Yan po ang tiyagaan niya magtanim. Minsan pagka araw-araw mo naman tinitingnan yung tanim. Nainip ka. Oo. Parang ang bagal. Parang ang bagal. Minsan man napupudpud ko nakaka-pruning. Yung mga... yung mga inaalagaan mo, tagal mo ba yung pinabayaan mo, nabuhay agad. Oh, yung kalabasa, yung upo, iba-ibang mo lang kada ano, tanim. Mo lang. Sa ba upo, iba-ibang pruning ang ginagawa ko. Yung petchay, iba, may tinutusukan pa sa baba. Petchay, yung unang tatlong parang... At si Mami po, meron ano siyang ano dyan. Parang... Nude. Aquaponics. Tinutusukan ng ano. Ah, okay. Yung tinik so, anong laman ng aquaponics? Lukban. Hindi ko pa alam ngayon kung anong laman para niya. Baka lettuce or petchay. Ata. Mahilig din talaga siya. Oo, mahilig po si Mami. Ano masarap talaga. Ma-interview si Mami. Tapos meron siya po dyan mga, ano yun? Edible landscape. Dati no, yung mga cauliflower, broccoli, sayang. Oo, ang dami niyan dati sa ilalim ng mga ugali. Meron siyang ilan taon na yung Mami? Ano po, 64? Huh? Cauliflower, sabay-sabay yun halos na gano'y. Kahit noon, meron na kayong farm talaga. Apo, ito po. Pero ang nandito niya, ayun, mga dalandan, mga naon na niya pong tanim yan, calamansi, mangga. Mm-hmm. Masarap po interview niyan si Mami, madaming ano yun, nga, eh. May history. Yan din yung kinabuhay ninyo or may nakadagdag sa kabuhayan. Yung farm, hindi naman po. Talagang ano niya lang, gusto niya lang. Parang yun din yung ano niya, stress reliever niya. Okay. Kasi hindi niya naman yung mga produce niya. Halos ayaw niya nga pong ibente. Kasi gusto niya display lang. May dragon fruit kami dyan. May gustong magpak, may gustong kumuha, mag-wholesale. Ayaw niya ibigay. Gusto niya nandun lang yung dragon fruit. Nung una, hanapan... Only in my eyes. Yeah. Nung una, hanapan daw buyer. Pagka may bisita dyan sa... Diyan mga nagsiswimming. Ayun, pakonti-konti, pwede sila. Pero kung uubusin, ayaw niya. Magpapakyaw ng dragon fruit. Yeah, naubos na. Hindi binenta kasi nga mo wala yung... Ah, nga naman. Anim ka ng petchay? Hindi. Yung alugbati niya nakain natin. And only to find out, sabi na anak ko, Mami, bakit nyo kinain yung alugbati? Iliian niya ng aso natin. Ako hindi ah, sabi ko gano'n. Ako nag-alaga niyan. No, nakita naman nga niyan. Hinugasan mo naman po siguro yung alugbati. Noo naman. Saka malinis yung mga plants. Doon po sa ano, sa bahay, doon sa harap ng restaurant, may urban ano kami doon, parang garden. Urban garden. Yeah. Kaso, may grapes yata kayo na. Meron po may grapes. Yung si Mami naman nagtanim noon, yung grapes. Tapos meron doon si Mako yung mga dating sitaw, upo, petchay, ganun. Kasi kung may tanim-tanim ka na ganyan, ito na rin yung isa-serve mo dito. Kaya na rin siya, di ba? Opo, usually po yung ano namin dito, yung guest naman, tinola. Kasi may manok dyan, tapos may mga may papaya, may luya. Yun po yung usually na ano nila. Sila-serve nila. Tinolang manok or adobo sa gata. Di, ang busy mo today. Kanina po. Oh, kaya hindi po ako at saka agad Friday nakalaman. Friday ngayon, marami tao sa resto. Ah, yung sa resto po okay naman na. Kaso pag may mga pag Friday po kasi audit day namin, kaya daming admin works. Mm-hmm. Kaya hindi ako agad nakalabas. Mm-hmm. Kailan po kayo nag-start mag-vlog ay mag-ano? Si Dad? Seryoso nung pandemic din. Pero 10 years na ako. Oh. Wala lang, pag may extra time, gagawa ako. Opo, parang yun na din po yung hobby mo, no? Ganun lang dati. Pero yung content mo po talaga, agree? Agree na. Mahilig ka din, sir, sa tanim? Oo. Madami yung halaman. Mahilig siya. Pero puro nakapaso. Plantito. Mahilig siya magtanim. Lalo na kung may time. Nagtatanim-tanim. Yung time lang talaga yung anong kalaban. Opo. Mm-hmm. Doon pa naman sa Manila. Nung nag-pandemic yan, nagtatanim-tanim. Ay, hindi rin halos. Dahil puro shooting. Mm-hmm. Paano ka po nakakalabas noon? Alam. Pandemic. May ano ako, yung... Parang pass. Pass. Kasi nagdadala kami ng gulay noon sa Robinson, sa Rustans. Ano, nagsusupply po kayo? Yeah, mga supermarkets. Ang kasama nyo na lang po, yung bunso? Hindi, kasama ko pa lahat. Kasama po lahat. Pero ngayon, kasama nyo po yung? Yung bunso lang. Bunso lang. Libre pa sila sa aircon, tsaka food. Sa kuryente tubig. Yeah, sasarap pa yung tubig. Sarap ng buhay. Parang hindi buhay kay Mami. Sige, 'di ba, sa daddy nila. Kay Mami at kay Daddy.
Wala pa po kayong apo. Wala, ayaw nila mong kasama. Mga babae. 27, 26, and 23 yung nandiyan ngayon. Ano po yung pangalan nyo? Babae, lalaki? Puro babae lahat. Ah, puro babae. Mm-hmm. Hindi na po kayo humabol ng lalaki. Wala, hindi pinalad eh. Baka ngayon. At 50? Oh my gosh. Mali po. At 53? Hintay na lang ng apo. Ano itsurang ilalim? Sa apo na lang. Sana boy agad yun. At tingnan nga natin sa ano, ma'am. Sa Chinese calendar. Ang mga inchik maraming alam mo. Miss Barbie, at 50 years old, nakakaloka. Tingnan natin tong Chinese calendar kung may 50. 50 ka na ba, ma'am? Yeah. Alam mo na nag-Chinese calendar siya dati. Mm-mm. Hindi nagkatotoo, no? Palpak lahat. Eh di ba, dapat po pala, huwag mong sundin yung Chinese calendar. Magagawa po ako ng dalandan juice. Una ganito po. Tsaka... Tapos yung ano... Ayan. Ganyan. Tapos itong lemon. Katapos parang... Didisplayan siya ng ano para... Ayan. Tapos lalagyan siya ng dahon ng basil. Ano... Tapos lang to. Ayan. Tapos lalagyan ulit natin siya ng ano, lemon. Kung isa-serve para mas maganda, lalagyan po siya. Hello po. Ito na po, sir, yung dalang. Wow. Refreshing. Ito yung fresh kanina. Yes po. Thank you, ah. Nag-events din po kami dito. Mm-hmm. Mga wedding, birthdays, gano'n. Mm-hmm. So, ilang wedding ang kayang tanggapin ng farm? Ito po, dito, 50 to 70. Pero yung dun po sa may pavilion, sa Sunken Garden, up to 250 packs po doon. Mm-hmm. Madami din. Ito naman po, may fish pond. Ito yung, ang theme niya, parang farm vibe talaga siya. Kaya wala kaming pool, walang sariling pool. Pwede kayo mag-fishing. May tilapia dito, yes, no? Yes, tilapia. Tilapia po dyan, hito naman sa kabila. Okay. Ah, dito sa other side. Opo, sa other side yung hito. So, ito naman po yung farmhouse. Yeah. It's good for 8. Mm-mm. Small family din. Medium family. It's good for 8 to 10 packs. Ayan, dito po kami nagstay ngayon. Yes. Napaka-comfy, grabe. Nakatulog ka ba, ma'am? Ay, oh, grabe, oo. Tulog talaga. Ay, sir. Yan. So, yan. Ito na po. Ang ganda, oh. Yan. Grabe. So, ito po yung ating fishing deck. Pwede ba tayo mag-fishing? Oo nga. Ate Mitch. Sige nga. Mag-fishing kita. Yan. Nakapulupot yata, ah. So, yan ang ating gagawin. Maghuhuli tayo ng tilapia. Hopefully, meron. Mm. So, sinuserve nyo rin to dito? Yes, sa po. Farm. Yung huling harvest namin, medyo mura ang tilapia nun. Oo. So, ang ginawa po namin, ginawa namin siyang sinanglay. Mm-hmm. Isa siya dun sa delicacy ng baaw, baaw kamsor. So, binenta po namin siya luto na. Ah, so paano? Yung tilapia. Ingredients nun? Ano po siya, hiniwaan namin siya, tapos may palaman siya sa loob. Okay. Santol. Yan. Santol. Oo, tapos ginataan so, po. So, isusuksok nyo from the, ano, ganun? Oo. Okay. Oh. Parang picadillo ata sa Manila. Di ba may palaman po yung tilapia? Oo. Oo, ganun. Talaga? Mabenta naman. Mabenta magkano po, naubos. Magkano naman per serving yun? May timpla na ganun. Binenta namin siyang 100 per piece. O, di ba? Kasi yung kilo ng tilapia nun, 100 lang.
Kaya ginawa na lang namin, niluto namin siya. Wow. 100 per piece na. Ganda ng kita. Mas maganda yung kita yung pagluto na. Mm-mm. Ilan ang na-harvest nyo dito? Anong size ba itong fish pond ninyo? Ano po, 300 square meters po yung fish pond. Mm-mm. Then meron siyang 1,200 pieces na tilapia. Okay. Mm-mm. Pag na-harvest na po siya, mga good size niya, nasa 300 kilos na siya. Okay. Mga ilang piraso yung ano, isang kilo nito? Four. So, yun four pieces po. Okay, yes, yeah. Good size. Three maganda, to four. Maganda. So, sa ngayon po, ito 1.5 months pa lang yung mga tilapia. Ah, so, maliliit pa to? Siguro po mga nag-1:5 pa lang siya or 1:6. Okay. Ang good size, mga 2 months. Ay! I have one! Ay, wow! O, oh, diba? Ito yung ano nang size niya? Maliit. Baka ano na to, ma'am? Baka... Yun, o? Oh. Baka baby na to ng ano... Direk, oh. May nahuli ako isa. Okay. Ganyan naman siya kalaki. Oo. Mga 1:6 po ata ito. 1:7. Yan. Para maging 1 kilo. Galing mo, mama. Oh. Fish. So, dito naman tayo sa manukan ni Sir McCoy. Yeah. Marami ka? Hindi, ah. Cute-cute niyo nga, eh. Nabakita ko si Barbie, eh. Ayan, ayan. Mga manok. Mga manok dudwit na. Manok, may pato dyan. May... Manok, pato. Halo-halo. Pabo. Pwede? Binabukasan ko po yung iba para ano, kung hindi sila mapisa kung sakali, meron na po para makaparami po. Okay. Ito pong mga alaga dito, mga pangkonsumo naman ng mga guest. Oo. Yan. Pero ito, papadamihin ko muna yan. Alin? Ah, so nakakalat sila ngayon. Hey! Yun, maraming native. Baba tayo, baba. Ayun. Tawagin mo sila. Ayan na sila. Ilang piraso na yung meron ka? Queen breeder pa lang yan. Ah, breeder pa lang. Ayan, sitang buwan sila. Ang cute. Alam nila, oh. Kakain na, oh. Tara, Miss Ay, Barbie, si pakainin natin, tara. Sige po. Kuha ka din, hagis-hagis, chet-cheres. Doon. Ayan. Ay, eto, naka-abang. Kita mo, marunong ka na tumawag ng jeep. No choice, eh. No choice. Mahilig sa manok, eh. Yan yung sinasabi natin. Kailangan na rin natin i-embrace. Yes, tama. So, isa pa nga. Accept and adjust. Wow, ganda rin dito, oh. Tapos yung packet na gano'n. Ay, nag-aabay yung manok. Landscape ang pasture. Oo, ganda. In fairness talaga malamig sa yung weather dito. Ang taba mo na yan. Lakas mo kumain. Mm-hmm. Si Tinola po yan. Ang pangalan na natin, Tinola. Ito naman si Adobo. May itik pa. Pati itik, sineserve nyo? Yes, opo. Sa resto. Adobong pato, fried itik. Oh, yan, oh, tinan mo, inakit na niya ako. Oh, luto ka. Marunong nga. Oh. Sino si Pacquiao? May Pacquiao yung name dyan, yung makulit. Yan. Okay, tama na. Baka sobrang busog na sila. Ano na ba? What? Ha? Huh? Punta doon? Wala. Ay! Sabi ko na! Saan? Ayoko na talaga. Hoy, pinapakain na kayo, ha? Oh. Huwag mo nang bigyan. Tinuka ako. Nagulat ka? Hindi ka naman nasugat? Hindi naman ko. Naman. Ang lakas din palang manuka, oh. Ano? Pero hindi naman po masakit. May kambing din doon, no? Po yung ano niya, yung pato. Ah, okay. So, nagkakasama pala sila, hindi sila nag-aaway, ano?
Ganda. Yan po pinaparami eh. Namin siya para sa restaurant. Yeah. Yung mga kambing, asan yung mga kambing? Ayun na yun, yung mga kambing nyo. Ayun. Ilan na yung kambing nyo dito? Nasa 15. Fifteen heads po. Kasi weekly meron dalawa. Meron ba? Meron po dyan sa loob. Ah, sa loob. Okay din yung ginawa niyong bridge siya. Tibay ah. Ano po yan? Pansamantagal. Pansamantala lang na naging pansamantagal na. Hindi nga po nakahabol yung bridge. Hanggang sa taas pa yan. Opo. Pinaayos mo pa yan. Nandyan po yung mga baboy. Ah, may baboy din. Kaso magulo pa po. Pero magulo pa. Mm-mm. Integrated ay, farming. Siyang, ano, dati siyang maganda rin noon. Kaso puros kasi ka mga kawayan. Kaya nag-upgrade na ako sa mga ganito mga. Mm-mm. Oo, gandahan mo na kasi gagastos ka rin lang. Tsaka para, kumbaga pag may dumadating din na guest, mas presentable siya. Oo. Oh, nangingitlog? Ito naglilimlim siya galing ito sa taas. Ayun, meron na siya oh. Mahirap pa lang makuha kasi nandun sila sa ilalim. Ito po. Baka tukain ka. Oo, nanunuka rin yan eh. Ayun. Ito yung pansamantagal lang. Yeah, pansamantagal. Uy, baka ma... Ah, bakit may post... May di ba gagawin nga ang bridge? Ah, okay. Yun, no? Dito mo. O, diba? Galing ni Mam, oh. Yan, parang medyo, ano lang yan, leg workout. Mm-hmm. Oh! Ang sikreto lang dito, dahan-dahan. Nakakatakot naman. Paano pagpababa? Kaya sabi ko baga sa'yo. Ay! Ano? Mag-release ka na ng... Exercise to. Oo nga po. Ah, ganda rin dito oh. Pag naayos nyo. Ay, yung mga kambing. Ay! Ano to, sir? Ah, oh, wow. Yummy. Okay. Oh, November. So maraming pwedeng gawin dito sa farm na activities. Mm. So sa ngayon, oh may kambing pa. Oh wala pa. Hello. Hindi ba kasi namin yung mga, ito po kasi dati mga pinagawa ko nandyan yun. Parang ganyan lang yun, hot wire tapos kawayan. Noong una maganda siya. Oh, after 2 years, ganyan na siya, sira-sira na. Kaya ano na. Kaya concrete na po yung papagawa. Para isahang pagawa lang. Wow. Nalagyan po baga madam ng ano, range net? Yeah, bongga na to. Mas ano na siya. Matibay. Oh, kasi ano na, mabakal na. So ito sa mga project nyo ngayon na under construction siya. Kaya pala. Sunod pong balik nyo, mas ma... Mas maano na yan. Medyo maayos na siya. Kompleto na. Opo. Kuha kayong itlog dun. Gupalisin mo yung pabo. May laman? Meron po ito. Organic egg? Yes. Sarap yan. Mas malasa. Oo, ang dami. Hindi mo lang gupalumlumun na doon. Ayan. Uli ka na, Barbie, oh. Oh paano kayo, Tit? Hindi po. Dati ka, marunong ka rin bang mag-harvest? Hindi. First time nyo ngayon. Kasi, sige, hawakan mo. Si, ako na mag-hawak, ma'am yan. Ikaw mag-harvest. Ako na. Eh, ikaw na. Wala, kukuha ka lang. Wala naman manok walang dyan. Walang manok. Game. Baka kasi mag- Hindi, hindi yan. Ay, mainit. Talalabas lang eh. Bakit ang iliit? Hindi, ini-incubate. Ito, halo-halo na kasi sila. May... Ito, ano to, sa turkey to. Ah, okay. Ah, paano mo nalaman na turkey yun? Malaki ito. Yung itlog niya. Ah, okay. Ito. Sa mga native chicken, yan. Ah. Sarap niyan. Mas masarap. Alam mo bang mas mabango yan? Yung, ano? Mas malasa? Opo, alam ko yung lasa niya. Pero pag harvest ngayon ko lang na. Mainit diba? Pala siya. Diba? Ang cute, ang liit. Oh, ito sa ano na naman to, no? Oh, yan. Yan may dot talaga. Opo, pwede na yung incubator. Ano yun? Gusto nyo lagain. Kaso baka ano na yun, yung balot na eh. Oh, wow. Huwag mo na abusin, okay na yan. Okay na yan. Uy, brown talaga siya. Mm-mm. Mas matibay pati yung balat nila. Yung shell. Nakita ko, hindi mo nakita itong ano. Hindi to.
Oh, manok. Kita liit. Oh, nga, ngayon lang nakakita ganda ka liit na eh. Ganda pa, no? Dami pong pwedeng gawin. Oh, nga po. Dami, pa, dami din ilalabas ng pera. Yes, yun lang. Mauna ka na, mama. Okay, ako lang. Go, tulungan mo si ma'am. Hindi, kaya ko to. Nahiya naman ako sa iyo, ma'am. Basta side-side lang yan. Nahiya naman ako. Kaya mo yan. Ay, naku, walang-wala to sa mga pinuntahan namin. Bukod mo siya. Hindi mo ihalo doon sa mga pinuntahan. Hawak-hawak lang. O, diba? After long time. Ngayon lang ako ulit nakapunta doon sa kabila. Oo, nasisilip-silip mo yung mga alaga nyo. Tsaka first time ko, ma'am, harvest ng egg, salamat sa'yo. At least na-experience ko. Ay, tsaka natuka. Oo, natuka. Alright. Yeah. So, yun mga pwedeng gawin dito sa kanilang farmhouse. Yeah. Ay, yung mga ano din, mga city girl. Yan, kapag ganyan lagi ang pupuntahan mo. Ilang days tumatagal to? Ilang days na natin meet? Tapos, cut lang kayo ng cut. But it's available, ano? Ano ka din sa sili? Konte. Si ma'am, yung mga kaya. Kami mag-iinam, masili kami. Si dad. Ito mahirap itanong yung malilit na sili. Kasi minsan galing lang siya dun sa ipot ng ibon. Pag sinadya mo itanim siya, mahirap magpa-tubo. Ano, sir? No. Sili natin na maliliit. Hindi ako na nakapagpatubo ako. Nakapagpatubo ka po. Hindi, pwede ako ano ah. Pero ganyan yun na siya ngayon. Tambak. Dating ko siguro mag-transplant na. Wow, dami noon. Dami noon, ma'am. Ang dami. Labuyo po. Yung maliliit. Sili, sir, na iba-ibang kulay. Yung... Di ba may unseed? Nagtanim ako sa ano, sa farm. Tumubo siya, sir. Pero ngayon, hindi pa ako bumabalik. Baka malaki na. Baka na-harvest na. Baka na-harvest na, sir. Sarap din yun kasi yun. Mangang siya, pero manamis na miss. Ako, na-harvest na ng katlo. Dalawa ata, sir, niningi ko sa yung ano. Niningi pala ako sa kanyang kakaibang mga ano. Mga sili. Ornamental. May mga kulay. Sir, rice niya. May bilog, may maliit. Yan. Yan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.